kalaban ni Spectrax dito, si 3537. So, wow, nice. Patay kagad yung backline ng kalaban niya. Isang round lang. Datos Origins TV. Okay, so all right. So finally, after ng sangkatutak na talo natin, naiangat uli natin ang ating MMR, no? Dahil dito sa ating Faker Beast team, napaka-reliable talaga. I love it so much and napaka-explosive, ano? But today, hindi ito ang review natin. Well, kung gusto nyo panood yung 90% na laban itong ating Faker Beast team, click on this link up over here. No, lalagay ko yung link dito kung maalala ko. But today, SACC na naman ang panonorin natin. Short and sweet lang ang ating SACC ngayon. But I hope you still enjoy it. So let's go ahead and get on with this show. Okay, so alright. So, ang pinakaunang biktima ni Spectrax for today, I see Lunasia number 26060634, ano? At ang kanyang, mga Axie, kakaibang itsura, no? But they're very colorful. Take a look at that, ano? Yung kanyang sungay. I like the way na nag-complement yung blue at saka yung yellow with this one. Plus yung green and pink dito sa kanyang likod, ano? And the same thing with this. Ang ganda nung kanyang reddish maroon color here. And then yung kanyang teal shell na napakadayang deep sea gore, ano? Anyway, now that aside, I wanted to ask you guys kung importante ba sa inyo na, kasi I started introducing, dati hindi ko sinasabi kung sino yung mga nakakalaban ni Spectrax, ano, but I figured, you know, as a respect to them, ano, I just think it's appropriate na gamitin natin or banggitin ko yung laban nun. Uy, wow, what the heck? Oh, kasi meron siyang yung Jar Barrage ito, or ano bang pangalan niyan dito? Let me take a quick look. Nag 1B ito na. Jar Barrage nga, I was correct. So, Jar Barrage, kaya yung damage, no, after ma-break yung shield, hindi pumasok, ano, nasayang lang. But just the same, 1B2 na naman ang kinahinat na nitong laban na ito. Uy, napakalakas, 172 pa yung hit na pinabao nung beast niya, no, new pa. But finally dito, papatayin niya na yan. And of course, nag-depend siya ng matindi dahil may energy destroy. Yun lang, hindi na-stun yung beast. But nevertheless, tapos na rin ang pangarap ng beast niya, no. There you go. Alright, next naman dito ay si Tristan, ang kalaban ni Spectrax, ano, and mukhang standard poison team. Now, this is the real standard poison team, ano, kasi makikita mo yan yung Sneaky Bastard, yung kanyang Surprise Invasion, and then yung dalawang poison niya, and the same with this one, ano, so Smart Shot, yung Chomp, and then, again, yung mga poison na kuan niya, poison armaments niya, kung tawagin, ano. And the thing is, etong nasa likod niya, no, etong puntot na yan, yung Venom Spray na yan, kahit kakapranggot lang ang kuan niyan, ang damage, almost next to nothing kasi 20 lang ang damage nun, ano. But ang main damage niyan is yung makapaglagay siya ng poison, and dahil free card yun, ano, it doesn't matter kung may shield ka o wala, ang importante is mataniman ka niya ng poison, and yun ang main purpose niyan. Well, actually, dito sa kanyang may Smart Shot, that's, there's another purpose, ano, dahil zero cost card yan, magandang i-combo yan together with this, lalo na that's why nilalagay niya ito sa backline, kasi at the end of the, pagdating na sa endgame, more or less, lagi siyang may free card, so lagi niyang magagamit, no, with at least 2 energy, lagi niyang magagamit yung kanyang champ. Okay, so mukhang maaga niyang pinatay ang midline ni Spectrax, ano? Pero kahit papano, nabawasan siya ng matindi nung midline ni Spectrax. So as you can see, they are mostly equal. Although kung tutusin mo, dehado si Spectrax dito, no? Kasi for one, okay, so mas maraming poison na naitanim pareho sa kanila.
And then yung plant niya is wala masyadong damage na magagawa itong plant na ito, no? So finally napatay na ni Inspector Rax yung kuan, midline, and which is medyo naengot yung kalaban niya, no? Kasi naglagay pa rin siya ng card, but I wonder, I think maybe free cards lang yung nilagay niya, no, in the hopes na, you know what, kung hindi tumira si Inspector Rax that time, magagawa niya pa rin i-fire off yung free card niya, and buhay pa din, ano? And here, finally, patay na sa Lason ang Poison Team. Nice. At ang ating third contender for the day ay si Marnelin 1630, ano? You know what? Naalala ko may nakalaban si Specterax a while back na may 1630. I wonder if this is the same person, ano? Kasi naalala ko, na pinagtawanan ko pa nga yun kasi I was wondering kung siya baka ako ay excited ng umuwi galing sa kanyang 9 to 5 job dahil 16:30 na at may 30 minutes na lang siya sa office, or either galing siya ng 16:30, ano. Anyway, I just got reminded. Okay, so round 4, buti na lang may last stand yung plant ni Specterax doon, at nasayang yung spicy surprise ng plant niya, no? Hindi umabot doon sa mid lane ni Specterax, and then finally pinatay na niya yung plant ng kalaban niya. Well, that's because wala din kasing surprise invasion pang lumalabas, ano? Pero nanganganib na ang buhay nitong mid lane ni Specterax. So tingnan natin, mabubuhay ba ito rito? Oh my god, nag-enter ng last stand, pero okay, nag-fire off pa rin siya at nabawasan niya pa rin ng malaki-laki. Sayang, ano, kung nabuhay sana siya, napatay niya sana yung lintik na bird ng kalaban, but it did not happen that way, ano. So round 7, meron pa rin more than enough si Specterax dito, yan. So saktong-sakto lang papatay niya itong bird na to. There you go, nice. And yung mech ang matitira, no? Huy, hinayupang nag-miss dahil sa stun, very nice. And dito of course pababagali na ni Specterax, fresh pang buhay niya, and mag-i-stun pa yan. So kulang ng isang tira yung kanyang mech, and after this round wala na, tapos na ang mech na ito, no? Well, actually, huy, akala ko tapos na siya rito, but definitely this round sumuko na. Alright, kawawa naman si Marnelin, ano, every time na nag-aaral sila ni Specterax, natatalo siya yung kanyang BMP na may mechnyakis pa, no? Anyway, okay, so dito naman si Mark Lee Agapito ang kalaban ni Specterax dito, and mukhang parang kamukha ni Specterax ang setup niya, no? Pero instead na Sneaky Bastard, meron siyang reptile na merong spike throw, ano? So that's why during round 3, dahil nag-shield yung kanyang kwan, yung frontline ni Specterax, so ginamitan niya ng spike throw, and tumalon ngayon, at ang tinamaan is yung midline, ano, na walang kamuang-muang, no? Nashock na lang siya, tinan mo na may itsura ng mukha ng midline ni Specterax, nashock siya bigla, nabigla siya doon at wala siyang kaalam na yun ang gagawin sa kanya, no? And dito, sayang na timingan ng Terminator nung kalaban yung pagbato ni Specterax ng backline kill niya, no? So, but that's okay kasi nabigyan niya pa rin ng sizable poison yung Terminator nung kalaban niya, no? So 6 ng 6 yung nababawas, and then dito finally yan, titirahin na niya at papatayin niya na yung plant ng kalaban niya, no? And of course, dahil meron ng poison yun, siguradong dead balls, pero nakapagpabaon pa rin ng poison both sa kanyang frontline at midline, no? And then dito, yun, siniguradong patay, nice. Nagpakitang gilas yung Terminator nung kalaban niya, at nag-critical hit pa talaga, no? So dito, nice. Nasayang yung spike throw nung kalaban niya. Imbis na papunta sa Terminator ni Specterax, is napunta doon sa kuwan, no? Sa midline, kasi mamamatay na rin yung midline na yun. And dito, this is pretty much a done deal, ano? Eto na ang panapos. Pak! Hindi na kinailangan ng Mystic Rush. Nice. Alright, dito naman ang kalaban ni Specterax ay si Bird ng Team Ishki, ano? So, kung umabot kayo dito and natutuwa kayo sa inyong napapanood, kita nyo naman habang binibira ng binibira ang backline ng kalaban niya, no? And meron pang pabaho na extra bawas, sana i-hit nyo naman yung like button, at
kung kayo ay bago sa ating channel, please go ahead and subscribe para makita nyo ang more murderous stunts ni Specterax dito, no? At ang kanyang Puffy Terminator team, there you go. So, let's go back to the match now. Patay na ang backlane. Walang kwenta yung kanyang Shrimpy, ano? At namatay pretty much in one turn halos, ano? And then here, round 5, antibay pa rin talaga ng plan ni Specterax. Pero you know what, this might be a bit challenging for Specterax, ano? Kasi dalawang plant yung kalaban niya. And not only that, ano, yung midline ng kalaban niya, merong shroom yan. So naghihintay yung kanyang mga shroom dito, no? Problematic yung mga shroom na yan kalabanin. Kasi ang laki ng binibigay niya sa HP. I think 120. Yeah, 120 HP ang binabalik niya, ano? And usually, ang tactic ng mga ganitong klase ng plant is, uy, nakuha pa ang nag-iisang energy na tinabi ni Specterax, ano? That's too bad. So, as I was saying, usually, ang tactic ng ganitong mga healing plant or mga healing budding is magkuan, ano? Magpatagal ng magpatagal hanggang sa umabot yung Blood Moon, and dun ka mamamatay kasi mag-heal siya ng mag-heal habang ikaw mababawasan ka ng mababawasan, no? So dito finally nalagyan na ng 5 poison si Specterax, pero nalalagyan niya rin ng poison, ano? That's the key thing here is sana, uy, nice, ang ganda ng hit na yung critical hit, 74, kahit na 40 lang sana yung bawas, ano? Anyway, as I was saying, ano, ang importante sana dito is malagyan ng malagyan ni Specterax ng lason etong axe na to, so that babawas pa rin ng babawas yun sa kanya, no? And as you can see, napakalaki na ng baa ng poison count sa ulo ni Specterax, ano? And the bad thing is every time na nag-hit siya, pero buti na dito, I think mamamatay na ito. Yes, nice, patay sa self heal. Alright, ang ganda ng timing ni Specterax dun sa huling laban, ano? Kung saan nag-self-heal yung kalaban niya, dun namatay, ano? Nice. So anyway, welcome to our second to the last match, ano? And ang kalaban ni Specterax dito ay si 3537. So, wow, nice. Patay kaagad yung backline ng kalaban niya. Isang round lang. So, nice. Well, that's because ibon kasi yan, ano? And napakalakas ng weaponry nitong Puffy. Ito si Puffy. Ito si Terminator, ano? nitong si Puffy. Dito sa kalaban niya, pag bird yan, more or less, deadball yan. Bird or mech. At saka beast yan, napakalakas nung tira nung backline killer ni Specterax against those, ano? So, okay. So, round 5, finally, napatay na rin ang kalaban ni Specterax yung frontline niya, and mukhang dito, magbibig push si Specterax. Oh, hindi pa, no? Nag-ipon lang siya ng energy to save up para in preparation sa kanyang Terminator, no? But, inuna niya munang banatan yung isda ng kalaban sa likod. And dito, well, naggumamit siya ng Mystic Rush doon para makapagtanim siya ng poison dito sa backline ng kalaban niya, no? And finally, nag-enter na ng last stand dito. And walang energy ang kalaban niya, kaya pahinga muna. Yan yung counting ability ni Specterax, ano? So, ang ganda ng timing. Walang depensa, tinanggap lahat na itong hinayupak na plan. Ang damage galing kay Specterax, ano? And nice, hindi na timing yan ng maayos nung kalaban niya yung kanyang guan, yung kanyang snail shell. So, nasayang yung isang tira niya, no? Wasted na wasted. And of course, dito, kahit ano pang gawin niya, oh, meron pang increase attack, pero tapos na ang lahat. There you go. Finally, ito ang ating last match of the day, at ang kalaban ni Specterax dito ay si Mech, no? So, mukhang let's take a look kung ano ang kanyang team. Mukhang BMP na naman. Meron na naman yung regular Mech Nyakis niya dyan. At maagang pinatay ang plant ni Specterax, ano? And then, nagbuwis-buhay yung ibon niya para lang patayin yung plant in New Pack. And then, well, I think nagsuot ng healing itong kanyang guan. Yes, nagsuot ng healing, pero walang kwenta, no? Kasi lingid sa kanyang kalaman, tinarget ni Specterax yung backline niya. Pero talagang magbabato pa ng damage dahil nag-enter ng last stand ng hinayubak na ibon. But that's okay, kasi matindi pa rin ang depensa ng midline ni Specterax. Although, wow, 178 hinayubak na yan, ano? Ang lakas talaga ng dual blade. Kung titignan mo,
Dapat 130 lang yung damage, ano? Pero pag tumatama, ang lakas, lalo na kasi meron kasing bonus against. Ayan na naman, inayupak. Uy, patahin na lang. Minanyak ng Dioras, ano? Pero that's okay kasi eto na ang katapusan para sa kanyang Megnyakis, ano? And of course, papasok yung allergic reaction. Pow! Tapos ng laban. Alright, so I hope natuwa kayo at nagustuhan nyo itong laban na ito. Kung kayo ay naaliw dito, no, please go ahead and like this video. And you know, kung meron kayong mga kaibigan na alam yung fans ng Terminator Team, so maybe you can share this video with them at nang mapanood nila at ma-enjoy din nila kung anong na-enjoy ninyo, no? At kung kayo ay hindi pa nagsasubscribe, please go ahead and smash that subscribe button para kayo ay maging miyembro ng ating mga Patatas Family and Specter Actions at hindi nyo ma-miss ang ating mga uploads, ano? We're still trying to do our best para mag-upload tayo ng video every day for your entertainment. So sana natutuwa kayo doon. And I will see you in the next battle.